Abay, may magandang balita nga itong si Chris Haynes dito kay LeBron James at kung kailan nga siya babalik sa Lakers. Pero bago natin yan pag-usapan, ito munang pag-e-endorso ni Kevin Durant sa shooter ng Sacramento na si Kevin Werther. Sabi niya nga sa kanyang podcast, he is playing like Clay, like Steph. If you're not a basketball fan and locked in on the league, you gotta watch how Kevin Werther is shooting the ball right now. Well, alam nyo kasing itong Sacramento Kings shooter ay nag-a-average nga ng 49% this year sa kanyang 3-point percentage. At in comparison sa the greatest shooter of all time na si Steph, 44% lamang ang kanyang ina-average sa 3-ball this year. So, mas maganda so far ang shooting ni Kevin Werther sa 3-pointer kaysa nga kay Curry. Pero hindi naman ibig sabihin niya na mas better na siya kay Steph. Talagang mainit lang itong si Kevin Werther this year. Pero anyways mga idol, next balita natin ay pag-usapan naman natin ang pagyayabang ni Ja Morant laban nga sa Sacramento Kings at ayun, kinarma itong batang ito. Well, nung mag-free throw kasi itong si Malik Monk ay lumapit si Ja Morant at sinabing don't miss, don't miss, don't miss. Parang ang pinapalabas nga daw ni Ja Morant ayon sa mga fans ay kapag namintis nga daw ni Malik Monk ang free throws ay siguradong ipapanalo niya ang laban. Ang score dyan ay 109-108 with 3.9 seconds left at lamang nga ang Sacramento Kings. Nashoot nga ni Malik Monk ang dalawang free throws na ito para bigyan ng 111-108 lead ang kanyang team kahit ilang beses na sinabihan siya ni Ja Morant at tinry na yabangan at sinabing don't miss, don't miss, don't miss. At after nyan mga idol, sa kabila naman nung na-foul itong si Ja Morant sa 3-pointer at meron siyang 3 free throws para itay ang laban. Well, yung kanyang kayabangan ay binalikan siya at kinarma. Unang free throw pa lang ay mintes na nga. At nawala na rin yung chance na itay niya yung laban ng kanyang mga free throws. Kaya nga talo sila 113-109. At ngayon ay pinagtatawanan itong si Ja Morant sa kanyang pagyayabang. Yan nga daw ang nadudulot ng kayabangan na kakarma. At ito, nasampulan si Morant. Pero anyways nga mga idol, para na sa ating panghuling balita ay pag-usapan na natin ang good news ni Chris Haynes kay LeBron James at sa kanyang pagbabalik. Well, sa report ni Chris Haynes kanina sa gitna ng laban ng Lakers at ng Phoenix Suns, kinonfirm niya nga na tapos na nga daw ang pag-upo ni LeBron James sa mga Lakers games at babalik na nga daw ito sa Sabado laban sa team ng San Antonio Spurs. Because league sources inform me that LeBron will make his return Friday in San Antonio. Well, talaga namang good news ito para nga sa mga Lakers fans at pati na rin sa mga Lakers player dahil magbabalik na ang kanilang leader. Kahit nga itong NBA on TNT ay nilabas ang graphic na ito na the Lakers are playing better without LeBron. Tinanong pa nila, is the king needed? Siyempre, kailangan ng Lakers itong si LeBron James. Kahit tanungin pa natin itong mga Lakers player, lalo ng mga Lakers fans, syempre mas gusto nilang si LeBron ay nasa court kaysa nakaupo sa bench.